guys, ito, tingnan nyo yung viscosity nung oil na bago. Diba, medyo siya malabnaw na malabnaw siya. Makikita nyo, ayun o. Diba, malabnaw siya. Tingnan nyo yung viscosity ng used oil na. Nang ano. Makikita nyo, medyo ano siya. Parang thicker na siya. I mean, yung medyo malapot na siya. Di ba? Kung mapapansin nyo, medyo malapot na siya. Di ba? Kumpara mo dito. So, yun guys. So, talagang huwag nyo na siyang paabuti ng 10,000. I think 7 to 6. Siguradong okay na yan. Goods na yan para sa inyo. Di ba? So, yun eh. Ito, ulitin ko lang. Tingnan nyo, di ba? Kung gaano siya kalapot na. Di ba? Medyo malapot-lapot na rin siya. Ha ha ha!
Ayun guys, dito na tayo sa loob. Problema, bigla na naman umulan, di ba? O ayan, oh. Kung makikita nyo, medyo basa-basa. Di ba? So, test run na natin after natin change oil. Buti na lang at hindi ako masyado inabot. Kasi ang ginawa ko, sinilip ko pa yung loob eh. Gumamit ako ng endoscope na tinatawag o yung camera na portable para makita ko rin yung loob kung may sludge na rin yung loob niya. So far, meron siyang pula. I think yun yung parang ano lang eh, dumikit lang din siya na synthetic oil. Hindi naman ganun kaano, so tingnan nyo na lang din, di ba, sa video. Tingnan nyo maigi, pasensya na ha. Medyo malabo lang yung camera dahil may oil pa siya na, paunti lang naman, pero dry naman na siya eh. Yun yung mga latak-latak na lang din, di ba. So wag lang yung katulad ng ganito. So yun, test run na natin guys ha. So, running hours ko ulit guys, para lang sa ano nyo, 77,140.
So yun, testingin lang natin kung may leak. Mamaya-maya pandarin lang natin ng mga ilang minutes lang. 5 minutes siguro maximum na yun. Tingnan natin kung may magli-leak doon sa ilalim, sa drain plug at doon sa filter. Di ba? So yun guys, balikan ko kayo ha. Test run lang natin ng ilang minuto. Tapos sisilipin natin pag tumigil yung ulan. Di ba? Wala eh. Ganun talaga, wala tayong bubong. So balikan ko kayo guys. So check natin kung may leak habang umanda. Ingat lang ha, at medyo mainit. Guys.